welcome back to my channel. At kung first time mo dito sa channel ko, please do subscribe guys. At tuturuan ko pa kayo ng mas marami pang baking tips and techniques, or should I say cake decorating ideas, yung mga kung paano tayo mas mapapadali sa ating mga gawain. Char! So for today's video guys, gagawa tayo ng all edible 3D boxing gloves cakes na hindi siya fondant, non-fondant. Ayan guys, i-discuss ko muna to guys bago tayo maghanas-hanas. O bali yan, ang ginawa ko dyan guys, gumawa muna ako ng parang frame niya. Yung mga cake trimmings ko, ginawa ko siyang frame ng ating boxing gloves. Bali yan, ni-shape ko siya dyan na parang pa-oblong. Tapos, para siyang pabundok, ganun. Para maumbok-umbok siya. Bali, ang flavor ng ating cake for today's video ay ube makapuno cake. Ayan, bali, pangalawa siya sa aking mga bestseller na flavor ng aking cake. Bali yan guys, yun nga, bumuo ako. At para hindi tayo gumamit ng fondant, kasi nga, syempre, kailangan nating bagayan kung ano yung nare-request ng ating client, or kung ano yung fit sa budget, syempre, diba? Yan, bali, kino-coat ko yung ating cake trimmings ng ating whipped cream, and then, kung makikita nyo guys ha, puro white lang talaga yan guys, kasi ang aking mga food colors guys ay very very thin layer lang siya guys, para hindi siya ganun kadaming food color ang ating magagamit. Isa to guys sa technique na gusto ko ituro sa inyo, kasi diba sa ating lalo na dun sa mga nagsistart pa lang na mga home bakers, bali hirap na hirap sa pagko-color ng black at red. Bali yan guys, sobrang nipis lang yan. Bali, kumuha lang ako ng small amount ng icing, and then nilagyan ko siya guys ng yung pang food color ng airbrush, konting patak lang nun guys, as in liquid yun ha, as in sobrang pula na niya. And then arrest muna natin siya kung wala tayong microwave. Kung may microwave tayo, pwede natin siyang i-microwave ng seconds lang. Basta lumabnaw lang siya mga 3 seconds. Ganon. 3, 4, basta ganon. Basta lalambot na yan siya. Lalong-lalo na kung konti lang. Konting-konting seconds lang talaga. Para lumabnaw lang yung ating icing. And then guys, kapag na lumabnaw na yung ating icing, bali kunwari, isang mangkok lang siya ng na maliit. Kapag lumabnaw na at medyo mainit na, i-rest muna natin. And then, pag medyo malamig-lamig na siya ng konti, ibabalik natin siya sa ref para mag-set ulit yung icing. Anong purpose nun kung bakit tinunaw pa natin? Ganun. Para guys, kasi kapag yung ating icing, kapag nakaramdam ba siya ng init guys, lalong na-enhance yung kanyang color, lalong tumitingkad ang ating red at saka black. Sa other color guys, like yung mga pink, sky blue, hindi na natin kailangan yung gawin. Dito lang sa red, black, yung mga navy blue, mga ganun. Basta mga masculine colors, yun yung pinaka madaling technique. And then, wag natin bubuuhin, kunwari yung buong boxing gloves na yan, wag natin bubuuhin, pula sila lahat. Maganda kung puti lang, para konti lang din magagamit mo at hindi ka mahihirapan magkulay. And then, ano pa yung benefit nito ay yung kapag sobra kasing dami ng ating food color ay nagiiwan siya ng bitter aftertaste sa ating cake. So minus points na kaagad yun, di ba, kapag medyo mapait. Oo nga, abisuhan naman natin ang ating client na kapag ganyang color ay medyo may pait talaga. Pero syempre, mas maganda kung walang pait, di ba? So, kung ano yung mga kaya nating gawin para mapaganda yung cake, and at the same time, hindi naapektuhan yung lasa, yun guys, yun. Di ba? Mas maganda kapag walang parang negative na maibabalik sa atin yung ating client. Yung kumbaga,
parang ma-satisfy natin sila ng 100%. Yung parang ganun ba, guys? So, yan, guys. And one thing more pala, guys. Kapag nagsusulat ako sa color white, ng ang gamit ko na pangsulat ay color red or tsaka color black, ini-elevate ko muna. Kumbaga, sinusulatan ko muna siya ng color white para naka-elevate yung ating black na font. Kasi guys, yung black na yan, kapag kumapit siya doon sa white, ina-absorb ng white yung black. Kumbaga, ano guys, yung white natin, nahaluan siya ng black at saka red. Kasi diba, napakatingkad niya. Kaya, mas maganda kung naka-elevate siya ng konti. At least, kung i-absorb man niya, yung unang sulat muna natin na puti, yung mahahawaan niya ng color. Yan yung isa pang technique para hindi maging messy yung ating cake, guys. Para malinaw pa rin yung sulat kapag na-receive ng ating clients. And another reason, guys, kung bakit ko siya nilagyan ng cake trimming sa taas dun sa ating pinaka-boxing gloves, kung bakit hindi ako gumamit ng pure icing na lang talaga para mas madali sa akin, para hindi din sayang yung ating cake na trimmings, and then at the same time, hindi puro-purong icing yung makakain ng ating client. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa akin for today's video. And to all my whitey friends, how are you guys? Do you miss me? Of course you do. It's me. Char lang, na-miss ko kayo guys. Kumusta kayo? And thank you so much for still supporting my YT channel kahit na hindi na ako ganun kadalas guys mag-upload, ha? Kasi guys, alam nyo naman, sinabi ko sa last video ko na sobrang busy nung December. So, I'm so happy and I'm so blessed. Thank you guys! See you again next time! Thank you so much again, Ma'am Ems and Ma'am Sweet, and happy 19th birthday, Gian and Carl, and congratulations for bringing home the bacon! Bye!